Sa malagubat na parte ng Alabang noon, may isang abandonadong Art Deco style building. At makikita ang babaeng statue na nakatayo sa isang bungo at libro. Ano kaya ang simbolo nito? Alamin nga natin. Kaya kung mahilig ka sa history at bago ka lamang sa channel ko, huwag kakalimutang mag-subscribe. Pindutin ang bell icon para updated ka sa mga bagong videos. You can also check my other videos. Just go to my channel, click the playlist, and look for the Noon at Ngayon series. And follow me on Facebook page kay Chubero. Panahon ng American colonial sa bansa, ang ospital ng San Lazaro at ng Bureau of Science and Insular Laboratory ang nanguna sa pagsasaliksik at paggawa ng gamot at bakuna. Dahil sa paglaganap ng sakit na smallpox noong 1918, tumaas ang pangangailangan ng mga bakuna at gamot laban sa sakit na ito. Bagay na hindi kayang solusyonan ng dalawang pasilidad lamang. Kasabay pa nito ang pag-usbong ng sakit na dysentery kung kaya't lubhang kinailangan ng magtayo ng isa pang pasilidad. Upang masolusyonan ang suliraning ito, nagtayo ng isang modernong serum laboratory sa Alabang Stock Farm na parte pa noon ng Rizal, ang Biological Production Services, taong 1924. Ayon sa website ng pamahalang lungsod ng Muntinlupa, ang Biological Production Services ang pangunahing bakuna at serum research ng Department of Health ng maraming taon. Mahigit isang dekada na ang lumipas simula nang lumipat ang unit sa bagong building malapit sa Research Institute for Tropical Medicines. The Japanese Imperial Army converted the building into a hospital during World War II. Ang building ay may stilong Art Deco style. The architecture is attributed to either Juan Arellano or Juan Nakpil, but most possibly Arellano, pero hindi pa ito nakukumpirma. Marahil isa kayo sa magtatanong kung sino ang estatwa ng babaeng nakahubad at nakatayo sa ibabaw ng bungo at isang libro. Ito ay replika ng clay sculpture ng pambansang bayani na si Jose Rizal ng The Triumph of Science Over Death, na ang orihinal ay matatagpuan sa Rizal Museum sa Fort Santiago. Ang isa pang replika ay nasa University of the Philippine College of Medicine. Ang estatwa na ito ay gawa ni Dr. Gennaro C. Chanco, isang angkop ng simbolo ng pag-asa sa isang gusali na tumulong sa pagliligtas ng mga taong maluba ang sakit noon. It's a much welcome decision at a time when heritage buildings are more often demolished than saved. And the lady will continue to stand proud, now a symbol of its triumph over the wrecking ball. Ang Biological Production Services ay itinayo nga noong 1924 and pag-aari ito ng gobyerno, and until now ay hindi pa matukoy kung sino talaga yung nagdisenyo ng BPS building. Pero dalawa lang kasi yung possible na nagdisenyo ng building na ito. It's either Juan Arellano or Juan Nakpil. Kasi during that time,
silang dalawa lang talaga yung nagdi-design ng Art Deco style. Alam nyo, feeling ko si Juan Arellano ang nagdisenyo ng BPS building na ito eh. Kasi si Juan Arellano, government architect siya. So siya yung nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Central Post Office Building, Rizal Memorial Sports Complex, Central United Methodist Church, tapos Iloilo City Hall, Negros Occidental Provincial Capital. So marami pang iba, kaya malamang sa alamang, si Juan Arellano ang nagdisenyo ng Biological Production Services. Hello everyone, magandang umaga sa inyo lahat. Ngayon ay araw ng Linggo, August 7, 2022, and ang oras natin ay sa 11:30 na ng tanghali. So mula sa Manila, dayo tayo sa Alabang PhilInvest. Ayan, puntahan natin ang lumang Biological Production Services. Alright guys, so nandito na tayo sa Alabang PhilInvest. Ayan, so nakapag-park na tayo and lakarin natin hanggang dun sa may ano, sa may lumang BPS. Grabe no, ibang-iba na dito sa Alabang. Ang laki ng pinagbago. Itong lumang BPS, ito yung tinatawag na adaptive reuse. Ngayon, kinonvert nila into restaurant. Okay, so ito na yun guys. Oh. Here. Dating
BPS. Tapos yung statue, ayun. Okay, so isa na siyang restaurant, Las Flores. Okay, so ito yung statue. Ayan, meron pang nakasulat. Department of Health. Ayan, tapos itong ano, itong statue dito, kita nyo, nakaapak siya mismo sa may bungo. Ayan o. Okay, so halos tabi lang ito ng Asian Hospital. Ayun, nandun siya banda. Tingnan natin yung loob ng restaurant. Punta tayo dito sa may likuran. Meron pa pala. Nakuulan na naman. Ganda naman dito. Nice. Alam nyo, na-appreciate ko talaga yung mga mall na maraming puno. Ayan. Galing. Ang galing ng ginawa nila rito. Nakuulan na. Ang bihira. Punta tayo dyan sa baba. Akala ko may daanan.
pala pwedeng bumaba. Hindi pwedeng bumaba, no? Ah, okay. So hanggang dito lang tayo. Umulan na ng tuluyan. So pasyal na lang tayo sa loob ng mall. Okay, so ito yung mismong BSP building, ano. Ayan, so halos dinugtong siya mismo dito sa PhilInvest Mall. Ayan. Nasa ano tayo, second floor. Okay, so ito yung BPS building, guys, oh. So kung mapapansin nyo, talagang dinugtong siya sa mismong PhilInvest Mall. Ayan, tingnan nyo rito sa may labas. Ayan o. So, eto siya. Diba? Idinugtong nila itong lumang BPS. Ayan. Okay, so kung mapapansin nyo, no, hindi pa occupied itong buong mall. Marami pa rin mga bakante. Akyat tayo sa taas. Okay. Ika na, balik na tayo sa loob. Nawala na yung ambon. I mean, nawala na yung malakas na ulan, ambon na lang. So galing na nga tayo ng Alabang and nakita na natin itong lumang BPS building at talagang maganda yung ginawa ng PhilInvest, ano. Talagang idinugtong nila yung kanilang mall doon sa lumang BPS building. So ngayon ay isa na siyang restaurant, ang Las Flores. So nagbukas lang itong Las Flores restaurant itong taon lang noong April. So ang Las Flores restaurant ay pag-aari ng Bistro Group. So marami silang mga restaurants kagaya ng TGI Fridays, Texas Roadhouse, Italianis, Hard Rock Cafe kanila rin, Bulgogi Brothers, at marami pang iba.
Talagang napakaganda, no? Napakaganda ng pagkaka-restore ng Philinvest dito sa lumang building ng Biological Production Services building na ito, no? And so maraming salamat sa muli niyong pagsama sa akin dito sa another episode ng Noon at Ngayon. Please don't forget to like, share, and subscribe. I'll see you again on our next vlog. On second thought, maybe you don't feel the same about it, but I'll try to find ways to ease the doubt.